guys, dito na kami sa PUP. Ayan yung English land trend. Ayan. Ayan na. So ito na yung PUP, Philtech University of the Philippines. Dito ako nag-graduate college. Ayan. Tagal ko na din nakasilip dito eh. Hindi ko na rin alam kung nandito ba yung mga profes, mga prof ko. Ha! Ayan. Oh, ganda oh! Mga talagang batang riles ang ano. Ito, nung araw, nakasaya ko dito, may paparating na trend. Talagang tatawid ka sa kabila. Ganon. Kaya kailangan, alisto ka. So, ayun guys, may trend, may paparating na trend. Lipat muna tayo sa kabilang side. Asaya ulit sumakay ng trolley after ilang years. Titanic. Practice, yun na. Ganun lang, eh wala ka pang pambili. Kasi tagal na nun. Eh, ayun na. Pababa na. Maganda yung medyo sunog. Yun, ito. Sarap to. Ito yung sa looban. Sa looban ng Teresa. Dito sa may PUP. Dito wala. Dito wala. Galing kami yung PUP. Ngayon ka lang dumating dito. Kailan ka dumating galing Dubai? Sa anong 5? Anong 5? Oo. Siya si Nanay Delia. Tatay nandyan? Wala, aalis lang. Aalis lang? Sayang. Pumunta muna kasi may PUP, tapos sumakay kami ng ano, ng trolley. Ay, pinakita. Trolley pa kayo ah. Oo, kasi 'di ba nung nasa Lasal ako, 'di ba doon ako sumasakay lagi. Sumakay kami hanggang Pandakan. Ito yung bahay. Papakita ko yung ano ko, kung saan ako nakatira dati. Wala na nga inihigaan ko eh. Pasok tayo sa... Ayan, tagal ko dito nakatira. Bahay na to. Pasok ka dyan sa elevator, yan. Elevator ka lang dyan. Pagpasok mo sa elevator, second floor na to. So, ito na yung teritoryo ko. Papakita ko sa inyo guys kung yung teritoryo ko dati. Ayan, dito ako nakatira. Ito. Kama na to eh. Kaso, nung araw, supa pa lang, ano lang yan? Supa lang ito, dito. Supa lang na green. Ayan. Dito lang natutulog. Dito lang ako natutulog nung araw, dito. Dito lang ako. Ito. Pero supa pa to, hindi pa kama to. Wala pa. Oh. Dito ako lagi. 4 to 5 years pala ako dito nakatira. Biruin mo. Oh, 6, 'di ba? Lasal pa ako nung rookie ko, dito pa ako umuwi noon kay Nanay Delia. So, ang tagal ko dito sa ano, sa Teresa noon. Naglalaro pa si Lydia sa court. Oo, 'di ba, Nay? Diyan ako nakilala sa court. Yung sinabi ko sa inyo yung court dati. Oh, so, wala si Tatay. Oo, nakaalis lang. Oh, dito ang tagal kong inampon ako ni Nanay dito. Ilang years, sobra grabe. Dito lang, teritoryo ko to, talaga ito. Ano pa, suwa pa yan ang kulay green. Wala pa kaming aircon nun. Wala pa, electric pan lang. No. Electric pan yung oo, tapos dito may nakahiga rin sa salapag. Si Mike, ay classmate ko si AJ, doon si Nanay sa kwarto. Di ba, may kwarto pa kami dito, kita mo? Oo. Meron pa kami dalawang ampo na babae. Oo, oo nga pala, no? Jocelyn. Yan. Dami namin. Siksigan kami dito. Pero grabe. Sobrang, sabi ko kanina, sobrang laki ng utang na loob ko kay... Pag
ano yan, pagtapos na lang practice yan. Dito na kami nakatambay. Nakakain na, nagluluto na. Oo. Dito masarap ang ulam lagi namin pag Linggo. Kasi si nanay sa kasi tatay walang trabaho, nagluluto talaga, piyesta. Oh, grabe. Paso, mga pritong ano. Kami lang bahala. Ano lang kami dito dati noon, pansit canton na may sardinas. Tapos o kaya ano, Rino. Yan, ganyan, basta hindi mawala yung pansit canton. Nung unang taong ko dito sa PUP, dinila ko ng lola ko, nag-dorm. Mga 1 week, hindi ko nakayanan. Kasi ano yung sama-sama, di ba? Yung marami, hindi mo kilala yung mga tao, gano'n, mga gulo, ganyan-ganyan. Eh, nagkataon, yung anak ni nanay, si Mike, classmate ko sa PUP. Tapos, dito muna ako natutulog, mga ilang araw dito. Ayaw siya umuwi sa boarding house niya. Oo, hindi ako umuwi, dito ako natutulog, sa sopa lang. Hanggang sa dito na ako tumira ng ilang taon. As in talagang hanggang makagraduate ako, hanggang nung naglasal ako. Nagkakasakit yan, ako pagdadala sa doktor, kay Dr. Ramos, no? Sabi niya, malaki pa sa iyo ang alaga mo. Oo, totoo yun. Bakit sakitin po ba? Hindi, pag nagkakalagnat siya, tumataas ang mga fever. Oo, kasi nung time na yun kasi, nung nasa dito na ako, ulila na ako noon eh. Wala na akong magulang. Wala na akong magulang noon, tapos si Lola na lang, Lola ko na lang sa Montalban. Eh si Lola, mahina na rin yun eh. Tala lang siya dito minsan. Oo. Nagdadala ng bigas kung ano. Pero hindi palagi. Oo. Totoo kasi talaga totoo noon na tumira ako dito noon ng ilang taon as in hindi ako nagbayad kay nanay. Sobrang hindi kami siningil, hindi ako. Totoo 'yun, talagang parang tunay na anak na yung turing nila sa akin dito hanggang ay, sama-sama sila para mga anak ko kasi sila eh. Madami pero, sila. Ilang kami dito? 1 2 6. 8. Minsan si dito lang Tanchi. Kami siksikan kami. Minsan si Tanchi dito pa, oo. Di ba? Yung mga player kasi ng PUP dati, dito yung tambayan after practice or after ng class. Dito kami nagkita-kita. Oo, dito kami nagpo-food trip. Nagluluto sila dito. Oo, ganun yung ano namin. Pag Sabado-Linggo, yun, masarap ang ulam namin. Pero oo. Pag ano, mga... Totoo yung kasi Sabado-Linggo, walang parang nangalay. Ah, sarap ng ulam lagi. Sarap-sarap nila, sila-sila lang nagluluto. Pero yung ilang kami kumakain dito, isang sawa ng bigas, ilang lang. Eh, ano pa kami nun, ha? Player pa, kumbaga, bata pa kami nun, last namin sa rice. Kain talaga. Kain ano talaga, kumbaga, kain player. Ganun-ganun kami dito. Isang sayo namin, isang kilot kalahati. Ubus na ubus yun, walang matitira. Makulit po si Jerwin? Anong... Hindi naman makulit. Basta kung anong nandyan, yan lang. Sige lang, tawanan, pintuhan. Sobrang bait ni nanay. Hindi ako marunong magalit sa kanila. Hindi kami nagagalit. Bait na may mali kami. May ginawa kaming kalokohan. Wala. Nga, ang tagal ko rito nung nakatara kay nanay. As in talagang... Ante mo dyan sa Santol, di ba? Kumaga, nag-start pala ako ng basketball career ko. PUP from Lasal, PBL. Talagang dito ako nakatara. Dito ako pumupunta kay nanay lagi. Hanggang ngayon naman, kaya alam, medyo bihira na lang. Sorry, nanay. Busy. Pero kaya laman naman ako, hindi ako nakakalimot. Busy ka na. So ito, dati nung ano to, nung wala pa tong kama, supayan na maigsi, tapos may patungan lang ako ng paa doon kasi lagpas ako eh. Yan, lagpas ako, tapos yun doon may aparador ako dyan maliit, nandiyan yung mga gamit ko. Tapos pa maglalaba dyan, dyan ako maglalaba sa baba. Diyan nagsasampay. Pero yan pa rin. Yan, sampayan eh. Sampayan namin yan. Wala pang nabago dito. Wala. Kasi nung araw, gusto kong pagawa to. Nung medyo ano na ako, ito sana. Di ba, Nay? Kaso, hindi naman sa atin. Yun nga, ang sabi ni tatay sa akin, nanay sa akin noon. Huwag na kasi nga, hindi nila bahay. Kasi baka, yun nga, paalisin. So, hindi ko na rin ininsist na lagyan ng second floor to. Na, pero yun, yung quarters dati namin, isang ano lang yun, isang kama. Nasira silang pinagtagpit. Yun lang yung parang wala pang nag-o-overnight doon dati kasi nga walang higaan. Ano lang yun, parang pinagtagpi-tagpi lang na kumbaga tambayan lang namin yun. Alam mo, pag after practice, doon lang kami liligo, doon lang kami mag-BBS, tapos papasok sa school. Sabi naman ng prof namin, kahit na late kami, basta pumasok lang kayo para pumasa kayo. Ayun lang naman. Iba si Mang Del Rosario, no? Oo, ay, mabait yun, Mang Del Rosario. Mabait, sobrang bait yun. Yung pagtumulong sa'yo sa yung kaso mo sa probinsya. Kasi nung varsity ako dyan sa ano, sa PUP, syempre, ano yun, NCRAA, may liga kami.
eh nagkataon, mayroong isang invitational meet na commercial. Naglaro ako. Eh open, eh ano yon, yung kumbaga ongoing yung PUP league nun, yung NCRAA. So, nagalit yung, syempre nagalit yung coach. Nagalit yung coach kasi may ongoing yung ano, tapos naglaro sa liga, sa Cebu. Sa Cebu pa kami naglaro. So, pinatawag yung lola ko. Nila yung kauna-una akong ano, kauna-una akong napatawag ng magulang. Pinausap ni tatay mga si Mundel. Oo, kasi nagalit kasi parang i-spell, parang gano'n, i-spell na ako. Hindi, gano'n. Hindi ka na, kick out na dahil nga, yun mo, ongoing yung liga, tapos iiwanan mo. Eh, nung araw kasi ako, star player dito eh. Kaya medyo nagalit sa akin. Tama si nanay din sa PUP kasi eh, halos wala kaming allowance. Di ba, government yan, government school. Nung araw, wala talagang allowance sa PUP. Sabi ko nga sa'yo, after practice, ang pagkain lang namin dyan, order lang ako ng isang longganisa sa tatlong kanin. Okay na, sa-arsa. Sabaw, okay na yun. Tapos, pag mga hapon, merong sariles, merong pang ano yan, kainan, di ba nai? Sariles, maraming kainan dyan. Masarap magluto. So, yung ano din doon, yung tinda, bibili ako ng kalderetang kalahati, dalawang kanin. Eh, yung time na yun, yung kaldereta nun, tatlong peraso na eh. Di ba yung tatlong ano tatlong na? Hiwa. Oo, ngayon kasi yung isang buo, tatlong hiwa na lang. Yung kasi kalahati, tas puro sarsa. Yun lang, buhay na kami noon. Basta maraming sarsa, okay na sa kanila yun. Oo. Hindi, yung mga racket ko lang noon, nandito, nung nag-sa PUP pa ako, puro basketball. Pag may mga liga, hindi pong papayaran ka nung araw, papayaran ka ng 150, 200, 300. Sa liga yun ha. Malaki kasi, na yung 300. Kasi, unang-una, hindi pa ako kilala noon. Hindi pa ako wala, kumbaga, hindi pa ako wala, nag-start pa lang ako mag-basketball, PUP pa lang ako. So, malaking bagay na yun. Bisan nga, nag-iinsaya kami sa isang practice, bibigyan ng 50 pesos. Sa practice ha, 50 pesos. Isang kainin lang sila. O, tas, pag may game, 150, 200. Malaki na nga yung 500 eh, pag may mga liga-liga na ano, may mga liga-liga na ni-invite ako sa ibang hugot-hugot sa Pampanga, dyan sa ano. 500, sobrang laki na sa akin noon. Kasi, ayun nga, una-una, hindi pa ako kilala nung time na yon, nag-start pa lang ako. Wala pa akong, hindi pa ako naglalasal noon. Talagang dito lang yun. Kumbaga kung saan may liga, talagang, ano yan, patol. Nung sinubukan ko na, ano, na nasa Montalban ako, uwi, pero yung Montalban Rizal, tapos PUP. Alas 4 umaalis ng bahay. Miss late pa ako sa practice kasi sobrang daming pasahero. Sobrang daming kumbaga patok. Yung patok na jeep, 'di ba? Yung mga Morales na jeep, kung alam niyo 'yon, yung mga gumaganon sa daan, yung Cubao. Ginagawa pa yung LRT na 'yan, yung LRT2. Ginagawa pa kaya sobrang traffic noon, kaya lagi akong late. Kaya nga 'yon, nag-decide ako na sabi ko sa lola ko doon, magdo-dorm na lang ako. Eh nga, hindi ako nakatagal, kaya dito ako napunta. Dito ako nag-stay ng ilang taon. Sige, sige ka dyan. Bayet, walang problema sa kanya. Mainitin po ba ulo? Hindi naman. Hindi. Ngayon na lang. Nung nagkaba na sila. Cut! Sabi niya, hindi ka taga PUP. Kung hindi mo alam yung lugaw Rupino. So ito yung anlilugaw dito sa may Teresa. Malapit sa PUP. Igasawa ka ng ano ito, refill ng lugaw. Madalas mag-simba nung time na nasa PUP pa ako. Dito sa simbahan na to, Sacred Heart Church. Dito sa Teresa. Ito. Napunta sa Lasal from PUP. So, ayan nga guys, after ko maglaro sa PUP at graduate, makagraduate sa PUP, naglaro lang kasi ako ng 3 years
sa PUP. So, di ba pag college ka, mayroong 5 years playing years ang college. So, may 2 taon pa ako. So, anong nangyari, kaya napunta ako sa Lasal. Nag-tryout ako sa kanila ng PBL. That time, may team ang Lasal ng ICTSI. So, ayun, nag-training ako sa kanila ng mga 2 weeks sa PBL. Hanggang kinausap ako ng management nila. Yung pangalan, siyempre yung pangalan ko, saan ako naglaro dati. So, ayun nga, sinabi ko na galing ako PUP, nakatatlong taon ako. Sabi nila sa akin, pwede ka pa maglaro ng UAAP ng 2 years. Nung araw kasi, pag fresh graduate ka ng college, hindi ka na mag-residency ng 1 year pag lumipat ka ng school. Makakalaro ka na. Yun, may rule silang ganun. Pag fresh graduate ng college at may playing years ka pa, pwede ka pang makalaro. So, doon nag-start kaya naglaro ako sa Lasal kasi may 2 years pa ako sa Lasal ng playing years. So, ang ginawa nila, sige, pwede bang maglaro ka muna ng UAAP dito sa Lasal. Then, after nun, automatic naman, PBL ka na dito sa ICTSI. Siyempre, sino ang ayaw maglaro sa Lasal sa UAAP? Dati, siyempre, nung PUP ako, pinapanood ko lang yan. UAAP, NCAA, talaga, yun lang talaga yung kilala na liga. Nung time namin, sila lang kasi yung televised. Kasi, iba talaga yung AP noon. So, ayun, doon ang nag-start na makapasok ko ng Lasal. So, pinag-enroll nila ako doon, pinag-masteral, ito yung kuhanin mong course. Tapos, siyempre, pangapasok naman ako, siyempre. Kasi hindi ka naman kasi makakalaro ng UAAP pag bagsak ka, kahit naman ngayon. So, importante talaga, unang-una, mag-aral. Kasi hindi ka makakalaro ng UAAP o kahit siyang school siguro na pag bagsak ka. Kasi hindi nila ina-allowed yun. So, ang kinuha ko doon, masteral. Then, nakalaro ako ng, yun nga, yung unang taong ko sa Lasal. Nag-final four lang kami. Then the next year, pumasok kaming top 4, finals, then champion. So ayun, doon nagsimula yung, kumbaga, yun yung career ko sa talagang basketball na nakilala yung pangalan ko. Kasi after nung Lasal ko na 2 years, diretso na ako sa PBL, ICTSI. Naglaro ako doon ng isang taon ata, then after that, ibang team na, Harbor Center na. Yun doon ako nagtagal sa Harbor Center na PBL, naka 7 champion ako doon. Nagtumagal na liga sa PBL. So hanggang sa yun nga, nagpa-drop ako noong 2005. So yun nga, awa ng Diyos, hindi tayo nakuha. Pero siyempre, hindi pa rin matatapos doon, di ba? Yung basketball, kung talaga yun ang gusto mo, talaga i-push mo lang. Yes, so, sir. So, hanggang sa nakarating ako ng PBA ng 2009, ayun na, dire-diretso na yun, hanggang 2009 to late 17. So, ayun, doon po nabuhay yung karir ko sa PBA, naman sa BMEG, Derby Islamados, San Big Coffee, Star Hotshot, ayan, dyan po. So, ayun. So doon talaga ako nagtagal sa Pure Foods franchise yan. Ano yung feeling pag sinasabing bangko lang naman yan? Marami nang sabi sa akin yan, nasa PBA ako. Hindi ka naman ginagamit diyan sa PBA, bangko ka naman at least hindi ako pagod. Diba? Sumisweldo ako monthly, may trabaho, maayos, nasa PBA ako. Halos lahat ng player dito sa Pilipinas, yun ang gusto maging PBA ka. Tapos sigaw, siyempre, yan naman kung hindi ako ginagamit. Diba, ganun talaga ang trabaho, ang role sa team. Hindi naman lahat yan magagamit ka o star player. Maraming magagaling na sa player. Siyempre, hindi naman din ako star player. Role player lang ako sa team. Siyempre, accept ko yung role ko sa team. Ganun naman dapat, siyempre. Kaya yung nagsasabi sa akin, hindi ka naman ginagamit eh. Hindi, okay lang. At least di ako pagod. May kita ako. Diba, nag-champion ako na. Nang hindi ko gaano pagod o nagka pants lab ako. Nang hindi ako pagod, nakakaipon ako ng pera.
di ba? Sa maayos na trabaho, PBA pa yon, di ba? So yung iba nga hindi nakarating ng PBA, di ba? Magagaling sila, pero sorry ah, pero di ba? Marami magagaling na hindi nakapag PBA. So bakit ako magtatampo na hindi ako ginagamit sa PBA na ganun? At least nasa PBA ako nung araw, nag-PBA ako ng ilang taon, nakapag-champion ako ng 5 taon. Sa sinasabi ko nga sa mga vlog, di ba? Yung champion ko sa PBA, naka-5 ako doon. Eh ano pa kung naglalaro ako, di pito dapat yun. Mga nagsasalita lang ganun eh, hindi marunong, joke lang. Di ba? Ganun talaga ang ano, buhay player. At least may maayos kang trabaho, di ba? Napapakain yung pamilya mo. Yes, sir. So ayun lang po.